Good evening, my friends for life. Kumusta kayo? Mag-time check tayo. Aha, quarter to 11. At mapapansin ninyo, wala po tayo sa bahay ngayon because this is weekend. At kanina ay medyo na masyal-masyal tayo sa mga bago nating projects, no? We can never stop from doing something that enriches not just ourselves, but all the people that we touch, di ba? So, alam niyo naman kami ni Patrick. We would always want to be fruitful in any stage of our life. So, mga friends for life, wala pong nagre-retire sa atin. Ang sabi nga nung isa naming kaibigan, nag-change gear lang tayo. So, para sa mga kapareho ng liyebo ng edad namin, ngayon na po yung mga times para nag-recalibrate tayo ng ating future kung paano natin siya gustong spend. At you can, as you can see, itong aking sparkling na sticker sa pagla-live natin ngayon, is that is just how my heart feels. Beating, sparkling, and full of colors, no? And mga friends, bilang inyong natural MD at wala tayo ngayon sa sarili nating kwarto, ay palagi pong daladala ko ang aking paboritong skin defense. Ito po ang aking skin defense, ang Locomo Skin. So, number one, nandito ako kasi sa ibang, this is not our room, but to make it feel cozy and homey, I want my signature scent. So, yan yung Citronella sa bahay namin. And this one has the natural Citronella scent. Now, aside from that, I know, I am very, very assured na malapit man kami sa nature, walang lamok, walang insect na pwedeng kumagat sa akin because of my Locomo Skin. Sana po hinaan ni Patrick ang kanyang cellphone, naririnig. And mga friends for life. So after bath, I'll just put this and then I can sleep because I know walang lalapit sa akin anything na mangangagat. Because I have my Locomo Skin with me. Aside from that, napakabango talaga nitong lotion na to. Konti lang? Bango-bango na ng buong kwarto, no? Konti pa lang yan. Pero mamaya, before I go to sleep, kasi naka-aircon, para hindi na da-dry yung skin ko, at the same time, I'm sure na wala ngang mga ngagat-ngagat dyan, ng mga insect or what, kasi malapit kami sa nature, this is what I do. No, I put this on sa gabi. And so, I suggest mga mommies, kayo din po, so that laging makinis ang inyong balat. So, mga patients ko sinasabi, Doktora, dermatologist po ba kayo? Sabi ko, ay hindi po ako derma, no? At hindi rin po ako nag-derma. Sabi ko, kasi ang ganda-ganda ng skin mo. Salamat, thank you so much. Well, number one, ang ganda po ng skin ay first, inaalagaan po yan. Habang bata pa tayo, inaalagaan po ng ating mga nanay yan para laging makinis, maganda. Of course, para hindi kayo kinakagat na kung ano-ano, kasi kapag kayo ay kinagat ng mga insect, dyan nagsisimula yung pagkinamot ng bata, nagkakaroon na ng sugat, nagkakaroon ng secondary infection, yun na, nasisira ang skin ng bata. So, bata pa lang po, inaalagaan nyo na yan. And siguro, kasi ang mami ko naman ay maalaga sa aming mga magkakapatid. Ay, mapuputi nga po kami, no? Kaya, lagi yan. So, ako bilang isang doktor, lagi kong focus, tinitingnan ko yung skin ng aking pasyente. Kasi dapat may glow, dapat malinis, dapat walang mga sugat. At yung sugat nagsisimula sa mga katikate na dala ng mga kagat-kagat ng kung ano-anong insekto. Kaya, pasalamat na lang ako at na-formulate itong Locomo Skin. Finormulate po ito ni Dr. Rainier Villanueva, isang neurosurgeon. Imagine ninyo na neurosurgeon at pharmacist at the same time ang nag-formulate ng napakagandang produkto na ito na unang-una ay skin moisturizer. See? May ang mga doktor po kasi iba-iba ng expertise at iba-iba din po kami ng mga
interest, at nagkataong si Dr. Villanueva, yung nag-formulate nito na isang neurosurgeon, na sikat na neurosurgeon, ay kaibigan po natin. So, Doc, thank you so much for formulating this wonderful product na Locomoskin. Magiging available na po siya sa mga Lazada, Shopee, leading drugstores nationwide, and salamat sa National Bookstore. So, ito po comes into sizes. Big, ito yung big. Tapos merong maliit na 50 grams so that you can put in your bag and anywhere you go. So thank you naman sa National Bookstore kasi talagang-talaga pong sabi nila, sige doktora, pwede mong ilagay ang produkto mo kasi ang ganda-ganda talaga. So you know why? Dahil nga po ang mga katulong natin sa pag-formulate ng mga ganitong product, hindi lang basta doktor. Neurosurgeon, ang ganda ng kamay, ang husay niya. Kapag nag-o-opera siya ng brain, no? And isa rin po siyang pharmacist, kagaya ng anak namin, no? Si Anton po kasi is a pharmacist and a doctor at the same time. Si Dr. Rainier Villanueva po ay isang pharmacist, isang doktor na neurosurgeon. So imagine ninyo, siya po ang nag-formulate ng Locomoskin. So thank you, Doc. Na? So, wala lang. Gusto ko lang i-share sa inyo na ang mga produkto na nabibili natin sa Pilipinas talagang napakabisa, napakaganda. Kasi hindi basta-basta ginawa ng mga, you know, pinagsama-samang mga ingredients lang. Talagang pinag-aralan at ginawa ng mga tunay at mahuhusay na doktor. Oh, di ba? So, ang ganda. So, mga friends for life, kamusta kayo? Kamusta po kayo? Now, tingnan natin kung ano ang hatid ng ating paboritong libro, Charles Stanley. Kasi nagbibilis pa rin tayo ng pagbasa, nagka-catch up. November 21, aba ang ganda. Receiving God's Blessing. Receiving God's Blessing. Sa edad ko ngayon, parang maiisip ko. Nare-receive na natin ang God's blessing. Sa totoo lang, kahit na anong tinan niyo yung anak ko, ha? Nag-ano siya? Nag-comment. Buhay pa naman, ma. Oo naman, anak. Buhay pa. So, yan. Receiving God's blessing. Alam niyo yung mga anak natin, God's blessing natin yan. No? At nung malaman namin na ako nga ay buntis na, sapagkat hirap po ako magbuntis, matagal ako nagbuntis eh. Talagang ramdam na ramdam namin ni Patrick nung pinadala sa amin si Anton. And that is his biggest blessing sa aming mag-asawa, sa aming family. No? Yung kami ay nagkaroon ng isang anak na talagang ganyan lang po. No? Isang blessing. So anak, kamusta kayo dyan? Kamusta kayo ni Joanna, no? Ang Proverbs na pinag-inspiration ni Charles ngayon ay Proverbs 21:20. Sabi, there is precious treasure and oil in the dwelling of the wise. So mga friends for life, wise po ba tayo? Because pag wise tayo, no, there is treasure and oil. Nung panahon po kasi ni Jesus, ang isa sa mga importanteng bagay na mayroon ka para sabihin na maunlad ang iyong kabuhayan, ikaw ay nagtitrade ng oil. Akalain mo nga naman. Ang Locomoskin po ay yari sa citronella oil. Pure citronella oil. Yan ang sinabi ni Dr. Rainier Villanueva, nung formulator na neurosurgeon, hindi siya gagawa na hindi pure citronella oil. So tayo po ay may taniman na distillation plant ng citronella. Na? Mga friends for life, kung gusto mong padalhan kita ng citronella na halaman, mag-message ka lang sa akin and isesend ko sa iyo. Kung nandito ka sa Manila hanggang Batangas, Cavite, babayanihin ko yan, bibigyan kita ng napakagandang variety ng citronella na ginagamit natin sa Locomoskin. Hi, Ma'am Jocelyn Suelio. Thank you for catching me. Kamusta po kayo dyan? No? Basa-basa tayo. None of us wants to miss the blessing the Lord has planned for us.
Naturally, we want to receive every one of the gifts God desires to give us. Totoo naman. However, because of the choices we make, we often forfeit the good things He has planned. For example, the nation of Israel wandered in the desert for an additional 40 years because they refused to obey God and enter the promised land. Though the Israelites were on the brink of tremendous blessing, the leaders were too afraid of the challenges before them. So they turned away from the outpouring of God's goodness for themselves and for the nation through their unbelief. Oo nga po. Alam niyo po ba ang kwento nito? Di ba si Moses pumunta sa Egypt para kuhanin niya yung mga Israelites? Kasi nung mga panahon na yon, sila ay slave na. So ngayon, pumayag yung Pharaoh after niyang makita yung mga plague na pinadala sa kanya ng Diyos. Ay ang ultimate nga yun ay namatay yung mga firstborn. No? So ngayon, pinalabas ng Egyptian, ng Pharaoh, ang Israelite. No, at tumawid sila sa Red Sea. Kapag po kayo ay kagaya ni Ma'am Jocelyn Suelio na nag-a-around the world, no, nakita niya na po, nakikita niyo po kung ano yung tinatawag na Red Sea. No, yan po ay nasa Mediterranean at yun mismo, yung naging biggest miracle ng Diyos sa mata ni Moses at sa mata ng mga Israelite nang hinati ng Diyos ang Red Sea. At doon, dumaan yung mga Israelites para makatawid sila. No? Nung makatawid sila, ang Red Sea ay nag-close. At doon po, yung mga chariots ng mga Egyptian armies na tumutugi sa Israelite, kinain sila ng tubig ng Red Sea. And until now, sinasabi ng geography at ng mga archaeologists na nag-aaral sa ilalim ng lupa at sa ilalim ng dagat, ay makikita pa daw po ang mga fossils ng mga wheel chariots na ginamit ng mga Egyptian para tugisin ang mga Israelites. Isn't that one of the biggest miracle that you as a person, as a layman can see? No? And it happened before your very eyes. And it did happen when Moses strike the water and the water parted for one nation to cross. Imagine, kung kayo yon, di ba kayo maniniwala na hindi lang kamay ng Diyos ang nakita ninyo? Kung hindi isang power na walang ibang makapagbibigay, kung hindi siya lang. And yet, in the middle of those circumstances, they doubted that they can enter the promised land simply because one marites or one chismoso or one chismosa said that when he spied and look at the promised land, that was Cana before, no? He said, oh my God, hindi po tayo pwedeng pumasok ng promised land because the promised land is inhabited by giants and those giants are eating people. So, natakot sila. Hindi nila na-realize na kung ang dagat nga, hinahati ng Diyos para sa kanila. Ano ang maaaring gawin ng Diyos? Hindi ba't pwedeng sumunod sa kanila ang mga giant? And yet, the Israelites, dahil inuna nila ang pagiging reklamador, inuna nila ang pagiging chismoso, chismosa, at takot. They stayed roaming for 40 years around the promised land. Paikot-ikot sila. So, namatay si Moses at si Joshua, ipinagpatuloy niya ang paglalakad. And through the leadership of Joshua, no, nakapasok ang mga Israelites sa promised land, at ito na nga po yung pinupuntahan natin kapag tayo ay nagtutour, di ba Ma'am Jocelyn? Israel. Pag po kayo nakarating doon, ito lang po ang parte ng desierto na may tubig. Ito ang isang parte ng desierto, umuulan. At ang mga pagkain dito, no? Well, I could say, hindi masyadong masarap, pero very fresh. Baka siguro yung chef namin hindi masyadong masarap magluto, pero okay lang naman, ano. I appreciate, di lang kapalit ko. So, naghanap po tayo ng ibang pagkain, but I appreciate, masarap. Napakasarap na dates and chocolates,
no, and honey at mga vegetable. Hindi po kasi ako vegetarian eh, but I do eat vegetable, yung kanilang mga salad. But anyway, going through that, receiving God's blessing is also about trusting the Lord, no? Sa amin pong family, marami na ring miracle ang Diyos na ginawa sa amin. At, you know, I am just very happy that two men in my life, both Patrick and Anton, are very prayerful man. So, maybe perhaps that's the reason why pag nagdadasal kami, answered prayer naman po kami. Answered prayer sa pamamagitan din ng mga ibang tao na tumutugon sa aming mga panalangin. Di ba anak, no? Huh? Answered prayer. So, the receiving God's blessing is all about trusting that the Lord is going to give you that. If you pray, trust that you will receive it in the name of Jesus, and Jesus said it will truly happen to you. No? The Christian life is one of surrender and obedience. Trust is all about surrender and obedience. Trust is all about surrender and obedience. Ipagkatiwala mo sa Diyos. Not independence and rebellion. Not in your own understanding. Surrender and obey. No? To live such a life means we bring our choices to the Lord and are prepared to accept His direction. Remember, God always leads us in the best way because of His perfect character, wisdom, and power. So we must learn to listen to Him and not proceed until He directs us in the way we should go. See? And sometimes, the path, no, is not easy. Just like the Israelites going to the promised land, they have many, many challenges. Narariyan ang kinakagat sila ng ahas. Kaya nga po ang ginawa ni Moses, no, sinabi sa kanya ng Diyos, Moses, itong iyong tungkod, itataas mo, no? At lahat ng titingin sa tungkod na yan ay hindi mamamatay sa kagat ng ahas sa disyerto. Doon po nagsimula ang caduceus ng mga doktor. Ang caduceus po ng mga doktor ay isang rod na may ahas. Yun po ang rod ni Moses. So you see, no? So, tuwing itataas ni Moses ang rod na yon, ang mga taong kinagat ng ahas sa desert ay hindi namamatay. Namubuhay sila, gumagaling po sila. So, that is caduceus po ng mga doktor sa medicine. So, that's it, no? So, my friend for life, always trust in the Lord. Sometimes, yung process na pagdadaanin, hindi madali. Like, ang mga doktor, hindi madaling maging doktor. Unang-una, nag-premed ka. Pagkatapos, nag-medicine ka. At doon sa pagme-medicine mo, lahat na ng sakripisyo at seclusion ginawa mo. Pagkatapos ng graduation, nag-training ka. Nung ikaw ay nagte-training, wala kang tulog. At kahit na wala kang tulog, gusto nila ikaw ay conscious, coherent, cooperative. At nakakabuhay ka pa. So, isang tao, ganun ang hinihingi para sa isang title na ang leader, ang Diyos mismo. No? Ang unang surgeon, ang unang physician, ang gumawa ng buhay, ang Diyos mismo. So, yan ang leader ng mga doktor. Kaya hindi madali ang maging doktor. Maraming sakripisyo. But trust, surrender, be obedient, sumunod lang. And you will see, finally realize, you'll have doctors to save your life. To save us from the pandemic is all about prayer, it's all about expertise, it's all about obedience, it's all about trying to be healthy all the time. It's not easy, but it is very rewarding. And in the path towards that, we truly enjoy our training as doctors. And then therefore, ultimately, we receive God's blessing to the acolytes of our friends and our relatives. No, they're just very proud of how humble we have become after training that we are now called doctors. Now, I cannot say for other profession kasi ako ay doktor, ang anak ko ay doktor, ang asawa ko ay medical technologist, and we are in herbal medicine business. So, lahat ng yan, I think is a testament of us receiving God's blessing. It's not easy. It doesn't happen immediately tomorrow, nariyan na yung blessing na yan. No. Kailangan pinaghirapan. Pinaghirapan through the years.
No, hindi nangyari ng overnight. Hindi nangyari ng isang taon. Kung hindi nangyari sa loob ng maraming taon ng surrender and obedience. No? So friend, open God's word and allow His Spirit to speak to you as you bow before Him in prayer. Keep your focus on Him regardless of the circumstances that arise, and always do as He says, because as Psalm 34:9-10 says, "Fear the Lord, you His godly people, for those who fear Him will have all they need. Even strong lions sometimes go hungry, but those who trust in the Lord will lack no good thing." Ang ganda, mga friends for life. So at the end of the page, mag-pray na po tayo. Lord, I thank you that every good and perfect gift is from your hand. Help me to walk in all your ways so I may please you and experience all the good blessings you have planned for my life. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. My friend for life, I know lahat tayo naka-receive na ng blessings ni Lord. I know, naiintindihan ninyo, you are one with me, that all those blessings were received because we simply surrendered and obeyed. Because we sacrificed with our passion, trusting that one day, all our dreams will come true. And this we pray in the name of Jesus. Amen. I'd like to shout out sa aking paboritong person also. Hi, John Galvez! Kamusta? Or Sir John Galvez. Sino po bang John ito? Ito po ba si John na nasa Dubai o Bahrain? Or ito po ba si Mr. John Galvez ng Nestle? Pareho pong sir ko kayo. Good evening sa inyong dalawa. Walang maga seselosan. You are both special persons to me. Both favorite Johns. So that's it, mga friends for life. I'll see you again. I hope you'll catch up with me. Malapit na nating matapos ang librong ito. And I have I'm still working on the next book that I will review with you next year. Oh, si John sa Saudi. Hello, my favorite person, John. I miss you. Take care dyan sa Saudi. No? And I hope pag napunta kami dyan, tatawagan kita para magkita naman tayo. No? So, that's it. Good night, mga friends for life. Always remember, your natural Emily loves you. Lahat po kayo in my prayers, especially si John at si Anton, no? Na sa totoo lang, this two good man, very special in my heart. No? Always remember, your natural Emily loves you. Bye, good night. Receiving God's blessing.